Magandang umaga mga kamanging isda. Okay, ito, gumawa ako ng content para sa tanong na mahirap nga bang mag-alaga ng isang saltwater fish? Masasabi ko ganito lang. Ang pag-aalaga nito, hindi siya mahirap, hindi rin siya madali. So ibig sabihin, nasa gitna lang siya. Kasi kami, kagaya namin, naglalabas kami ng cycled tank. Kasi yan, bago namin yan ibinenta, nag-alaga muna kami yan. At marami rin na porsyento, malaki din ang porsyento, at marami din na nagpatunay na nakabili ng mga cycle tank na galing sa amin na hanggang ngayon ay buhay pa. Ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba ang magandang gawin para magtagumpay ka, magkaroon ka ng tagumpay na pag-aalaga ng ganitong mga isda. Okay, kasi siyempre, yung mga ganitong kasing isda ay hindi kagaya ng freshwater na malakas sa ammonia. Okay, lalo na sa mga kondisyon ng tubig. Ang mga freshwater kasi kaya mapapansin nyo kahit ang labo na ng tubig mo, nandiyan na yung ammonia, kasi ang paglabo ng tubig, nasa ammonia yan eh. Sobrang dami na ng ammonia, halos hindi pa sila agad namamatay. Ang mga saltwater fish, mahina po sa ganyan. Siyempre, pag mag-aalaga ka nito, dapat yung paglalagyan mo na tank ay madala mo din yung kanilang environment. Paano yun? Halimbawa, dapat may makikita doon na mga bato, mga rats, at maganda mayroong buhangin. Siyempre, kasi ang mga ganyang isda ay mahilig tumambay sa mga batuhan. Makikita mo naman yan, di ba? Sa coral reef sila nagdalagay. Kasi ang mga isdang ganyan, mahilig sa territorial, mahilig magtago. Kasi marami silang klase, sanay sila sa wild na naghahabulan, may mga predators dyan, okay? Tapos doon sa mga bato, marami mga nakakain sila doon. Okay? So, ang nagiging problema, kapag halimbawa nag-setup ka ng ganito, tapos, kunti lang ang bato, minsan wala pang ang bato, minsan gumagamit pa sila ng hindi naman talaga pang dagat, ang nilalagay nila doon, kung ano-ano mga design na minsan nakakasama at parang hindi masyadong at home yung isda. One of the reason. Siyempre, pag hindi mo isinycle, kapag naglagay ka ng tubig, ang alam mo, cycled water, pwede na. Kapag kailangan kasi, sinasycle mo muna yung mismong buong tank. Okay? Yung buong tank mismo ang sinasycle. Ibig sabihin, dapat magkaroon muna ng bacteria sa loob nun upang yun yung lumaban doon sa ammonia. Kaya nga ito, example, pakita ko po sa inyo. Sa mga ilaw nito. Ayan, kung makikita nyo ito, malabo lang yung tank eh, kasi madumi lang yung salamin. Pero kung papansin niyo, wala po itong filter. Wala siyang filter, pero napakalinis ng tubig. Wave maker lang ang ginagamit ko dito. The reason why, kasi napakadaming bato, maraming bakterya. Kaya hindi nagmamatter lang ang filter. Tandaan ninyo ha, ang filter po ay tumutulong lang siya mag-circulate ng tubig. Yon ang katotohanan sa mga hindi nakakaalam. Kasi kung iisipin nyo, hindi naman talaga yung filter ang nakakapagpalinaw. Nakakapagpalinis lang siya ng kaunti, pero hindi talaga yung filter ang nakakapagpalinaw. Tandaan niyo po yan. Ang beneficial bacteria po mismo ang nakakapagpalinaw ng tubig. Tandaan niyo po yan mabuti. Para po sa mga nakakaalam nun. Ha? Kasi ganun din ang pagkakaala ko, na filter lang, magandang filter. Pansin mo, kahit gumagamit ka ng magandang filter, pagbago pa lang ang tank mo, may pagkakataon talaga na lalabo pa rin yung tank mo. Kasi kapag hindi ka pa, cycle. Okay? Ngayon, nagkakaproblema tayo. Kasi minsan, kung yung isang customer mag-aalaga ng isda, hindi niya malaman kung sino yung gagayahin niya. Diba ba? Kung halimbawa ang technique, kung saan ka bumili, doon ka dapat magtatanong. Kagaya nung may nangyayaring ganito eh. Bumili sa amin. Tapos, hindi naman siya nag-update. Kasi sa amin, pag bumili sa amin po, hawak po namin ng isang buwan yung tanke niyan. Diba? Sinycle po namin, tapos, natapos na yung cycling, kinuha na niya. O kaya naman, mga cycle na namin, binili niya. Ngayon, siyempre, kami po ang dapat pinagtatanungan. Eh, may nangyari po kasi na ganito. Una pa lang, nagka-problema siya, namatayan siya ng starfish. Hindi may iwasan kasi may buhay yan. Kasi, depende rin kasi doon sa starfish. Dahil talaga naman ang starfish, merong maganda, kahit sa isda, merong matatag at merong hindi. May mga tinatawag tayong bats na maganda at hindi. Ngayon, yung starfish namatay. Si starfish, pag namatay yan, mabaho yan sa tubig.
normal na pwede siyang makadamay, makapatay ng isda. Tama? Okay, ganun. Ngayon, ang sabi na, sinabi ko sa kanya, mag-water change siya. Kaya ang problema, hindi siya sa amin bumili ng asin. So, ibig sabihin, bumili na siya ng asin sa iba. Ngayon, siyempre, naisip namin na mayroon din siyang pinagtatanong ng iba na sa halip dapat sa amin. Kasi kami lang naman na nakakaalam ng tangke namin kung ano yon kami nakakaalam. At meron din kami binibenta ng sarili namin asin para doon. Okay, so ang sinabi namin, kasi bawat salt mix may iba-ibang salinity. Kaya hindi na namin yon sinagot. Ang sabi namin, ah, mayroon ka na rin naman palang asin, diskarte mo na yan, paano mo papalitan ng tubig? Normal. Bilang isang nagninegosyo, siyempre, hindi naman sa amin bumili, hindi namin siyempre maituturo kung ano yung paano timplahin yun. Tapos, sunod niyang message, paano kaya yung clownfish ko, bumili ako ng designer clownfish? Siyempre, nagulat kami ngayon. Wala pang isang buwan, bumili na pala siya ng isda sa laba. Eh, yun pa naman yung sinasabi namin sa mga customer namin. Sinasabi namin, bawal muna kayong bumili ng isda sa labas. At lahat na magkakaproblema sa tank ninyo, under pa naman namin yan. Kung may mamamatay na isda, papalitan namin yan sa looban ng isang buwan. Kasi, under pa namin yan. Kumbaga, hindi naman maiiwasan na mamatayan yan, pwede nag-away. O kaya, nagsisimula yan sa pagbabantunan ng tubig. O, ganito yan. Kasi yung tank sa amin matagal. Walang nagkakaproblema kagaya ng mga to. Kalimitan, kapag ka nasa customer na, iba-iba tayo ng water content. Okay? Meron tayong kanya-kanyang water district. Meron din tayong kanya-kanyang purified water station. Ang mga purified water station, yun yung dati nating sinasabi. Pag sinabing purified, pure na tubig lang talaga siya. Wala siyang content na mineral, wala siyang content na alkaline, sa mga hindi po nakakalam. Kaya lang, ang problema po sa nagiging water station, sila po kasi, meron po silang tinatawag na napatag may maintenance sila. So dapat, yung mga level ng bawat mga content ng kasi sa loob ng mineral water, maraming water station, marami po 'yan na mga parang mga equipment na dapat balanse para makuha mo yung isang purified. Ngayon, ang problema kapag hindi po sila nakakapag-test ng tubig nila, nag-aalkaline na minsan. Kasi bakit ko alam 'yan? Kasi may water station din yung kumpare ko at sinasabi niya 'yan. Ngayon, kapag nag-alkaline yun, maganda yun sa tao. Pero sa isda po, hindi po maganda ang alkaline. Okay, ulitin ko, water station, naging alkaline ang kanilang water quality na. So maganda yun sa tao, pero sa isda, hindi po yun maganda. Dahil una, mapait na po yun para sa isda at hindi na po maganda sa kanila. Ganun din po ang mineral water. That's why, kung bakit tap water talaga ang ginagamit at kahit i-search nyo, tap water ang pinaka-safe. Ano ba ang tap water? Yung galing sa gripo ninyo, kahit water district pa yan, in-stop mo siya, pinasingaw mo siya. Ngayon, nakalagay din doon po sa mga video, lahat po ng bumibili po sa amin, binibigyan po namin ng video na ginawa po namin na may gabay. Sinasabi po namin yun doon, na gumamit ng purified water, siguraduhin purified water lamang, hindi nag-a-alkaline. So para safe, ang mas inaano na po namin ngayon is tap water talaga. Yung in-stop na merong conditioner, water conditioner, na mabibili mo naman sa pet shop. Ang madalas na inire-recommend po namin dyan is Aquacare kasi meron po siyang sa pH. Yun po yung mahalaga. Ngayon, yun ang number one na nagiging problema kasi ng mga keeper. Kapag nagsimula na sila, di ba nakapag-cycle sila? Natural, pag nagsa-cycle sila, isang buwan yun, naaayos na yung quality ng tubig. Okay? Kung yan ay may chlorine, sa tagal nun, nawawala na yung ano nun, yung chlorine nun, naaayos na yon. Tingnan mo, nagsisimula magka-problema ang isang aquarium kapag ka nagbanto ka na. Pag nagbanto ka na, tapos yung binanto mo, may problema. Yun ang unang-unang nagiging dahilan kung bakit namamatayan. Hindi ito sa filter. Ang sinabi ng isa, dahil daw sa water flow, kulang daw. Paano magiging kulang ang isang ganito kalaking tank, tapos ang ginamit mo ay HOV, na pang 20 gallon. Sobrang lakas na po ng pwersa noon. Wala pong kinalaman na kulang sa pwersa. Hindi po totoo yun. Okay? Kasi yung nano po namin, may malaki po siyang filter na magdadala para magbigay ng pwersa. Hindi po yun sa filter na magpapalit ka ng spans. Kasi ang spans po ng kalimitan na HOV design po ngayon ay washable na po. Bali wala na palitan mo yan, lalo't wala pa namang isang buwan,
Value wala yun. Kasi mananatili naman malinaw yan dahil nakacycled nga yung tank mo. Ang kalimitan na nagiging problema mo lang, yung binanto mong tubig, sigurado tayo na may problema. Okay, isa pa. Gumamit kayo o sa bahay ninyo, meron kayong air purifier. Air purifier, yung bumubuga na mapapango. Yung moisture kasi noon, maaaring pumupunta sa aquarium ninyo. Ito hindi na lang to sa salt water kung kayo nag-aalaga ng isda o may plano kayo mag-aalaga ng isda. Alisin nyo o ilayo nyo yung air purifier sa lugar na yon. Dahil kahit malayo yon, kung naandun sa lugar na yon, pupunta at pupunta sa aquarium mo yung moisture nun. Isa pa, pabango. Halimbawa, nagmimisik ka ng pabango. Nandito yung salamin mo, nandito yung filter, yung aquarium mo. Pag nagpabango ka, syempre sumasabog yung ano nun, yung ibang mga moisture nun. Saan pumupunta yon? Kalat yun eh. Di ba? Pag nagpapabango tayo o tumatalsik, punta nun sa aquarium mo. Isa pa, nakapag-lotion ka. Nakapag-lotion ka pala. Tapos, nakanaw mo aksidente din sa tank mo. Siyempre, malalason yun. O nakapaghugas ka ng kamay, nagsabong ka. Siyempre, hindi mo nabanlawan ng ayos na idaw-daw mo din. O nakapaglangis ka, nakapagpahilot ka, o nanghilot ka, na idaw-daw mo rin yan. Yung mga sinasabi ko kasi, nangyari na po yan, totoong nangyari po. Kaya namatay yung isda niya. Maraming reason, hindi yung, kapag sinabing water quality, yun is the safest way. Ang tanong, papaano nangyari? Okay? Water change, papalit ka ng tubig. Dapat, pag napalit ka ng tubig, lagi ko sinasabi ay kanina, dapat nga, ay siguraduhin mong safe yung tubig na ilalagay mo. Okay? Again, kung mag-aalaga ka ng ganito, tandaan ninyo, kung saan ka bumili, dapat alam marunong siyang magturo kung paano yun aalagaan. Dahil sila lang mismo ang nakakaalam kung paano yung mini-maintenance. Kasi sila yung naglabas nun, kagaya namin. Okay, ngayon, kung ikaw yung mag-DIY, dapat isang tao na lang ang pagtatanungan mo. Kasi kung magpapaiba-iba ka, iba-iba lang din ang sasabihin niya. Dahil meron po tayong iba-ibang pamamaraan. Napakadami pong pamamaraan, lalo na pag sa group ka ng anong. Okay, water test kit. May nesis din niya na water test kit. Ngayon kagagamit ng water test kit, mataas daw ang nitrite niya. Normal, ba't hindi tataas ang nitrite mo? O hindi na mababa ang nitrite mo kapag may lamang ng isda yan at nalamanan na ng isda yan o livestock yan. Normal yun. Magsisiro lang yan kapag walang laman yan. Ginagamit ang water test kit, meron tayo yan. Ayan o. At nagpakita na rin kami dati kung paano gumamit nito. Pwede ka magpatest nga ng tubig sa amin. Ito ginagamit lang ito pag magsa-cycle ka. Ibig sabihin, pag kailangan, pag nag-cycle ka na, itetest mo yon, lalo na pag gumamit ka ng ammonia starter na kagaya ng shrimp o patay na isda, kailangan mo yung water test kit dahil hindi mo naman nakikita yung reaksyon nun. Kung marunong ka, alam mo kung nag-spike na yung ammonia nun. O sige, lalabo yon. Pero hindi siya masyadong lalabo pag ganun ang ginamit mo. Okay. So, kailangan mo ng water test kit para malaman mo kung okay na ba yung tank mo. Okay? Naiintindihan nyo ba? Magsisiro ang ano nyo, ang ammonia nyo. Kasi wala namang laman eh. Magsisiro ppm na yon. Okay? Tapos, ang mataas na doon, yung nitrate. Kasi yun na yung pinaka-beneficial. Okay? Dapat siro din yung nitrite. Kasi wala naman. Ang ammonia, nakoconvert yun eh, yung nitrite, nakoconvert into ammonia. Kaya yung dalawang yan, nitrite saka ammonia, dapat magsisiro kapag walang laman yung tank mo. Eto na yan. Pag nagsimula ka na maglagay, magte-test kit ka ngayon at hindi ka marunong, oh, mataas ang ganito ko. Ito, normal na magkakaroon ng rating yung nitrite mo kasi may laman yan eh. Nagkaroon ng laman yan eh. Hindi talaga magsisiro yun. Huwag ka mataan pa. Hindi rin filter mo may problema. Okay? Tandaan mo yan, maraming pwedeng problema. Sinabi ko na nga sa inyo, ang pinaka-the best, magpalit ka ng tubig na safe. Okay? So, hoping may naintindihan kayo. Kaya kayo, kapag kayo mag-aalaga, kung saan kayo bibili, doon lang po kayo magtatanong. Sila lang po ang mag-guide sa inyo. Hindi po yung ibang tao. Dahil iba po ang iaalok nun sa inyo at iba rin ang sasabihin nun sa inyo. Nirerespeto po namin yung paraan ng iba. Wala po kaming bahala na sila kung ano po yung sasabihin nila. Maraming magagaling dyan, lalo na sa group. Okay? Basta kami po,
hindi po namin pinababayaan ang customer namin. Pasensya na kung hindi po namin lagi nasasagot from time to time. Kagaya yung nangyari doon sa isang customer na parang sa amin panagalit, hindi niya kasi sinunod yung sinasabi namin. Pagbili niya, antimano na-excite siya, gumawa na siya ng kung ano-anong mga diskarte. Nagtanong siguro siya sa iba, sasin pa lang, hindi na siya sa amin nagsabi. Tapos bumili pa siya ng designer clumpit na nabanggit ko na sa kanya yung dati na wag muna. Eh, tinuloy pa rin niya. Okay, meron niyang isa pa na nagtatanong ng gustong bumili ng designer clumpit. Saan sabi ko, wag muna. Kasi sa looban ng isang buwan, dapat kami po muna ang may hawak. Dahil ang isang cycle tank, tapos papasukan mo ng galing na isda, paano kumidalang sakit yun? Kagaya na, nagkaroon ng problema sa poop. Tinanong niya sa akin. Sabi ko sa kanya, itanong mo yun doon sa binalan mo ng designer clumpit. Kasi hindi naman nangyayari pa yan sa mga clown piece namin. Okay, ang mahal-mahal, nakakalungkot, ang mahal-mahal talaga. Sana, lesson na rin na para sa mga gusto rin mag-keep, kung saan kayo bibili o mag-i-start ng keeping na to, dapat doon po kayo mananatiling magpaturo. Kapag okay na po yon at dahan-dahan na po ninyong matututunan yon, doon po kayo pumasok. Ang importante yung una, dalawang buwan, kalahating taon, pabayaan mo munang aralin mo, alagaan yung sistemang itinuro sa'yo. Dahil doon, nabubuhay yung sistemang yun, yung binili mo. Okay? Ito po si Dansky, hoping na meron kayong nalinawan sa issue na to. At kung meron po kayong nababasa ng mga salita o mga usap-usapan tungkol sa amin, normal na po yan dahil nasa business world po tayo. Okay? Rock on!